guys, welcome back sa aking YouTube channel, Eskimos. Yun na, ako po si Francis Pia at ako po ay nag-aalaga po ng Siberian Husky. At ako din po ay nagbibigay ng mga tips or idea sa pag-aalaga po ng Husky. So yun po, sineshare ko po sa video ito, sa channel na to, kung ano po yung mga paraan ko sa pag-aalaga ng Husky. So yun guys, nag-offer po ako ng stud service sa mga inhit na po na female Husky. So yun guys, lalagay ko sa description box yung address at contact number para in case na magpa-stud po kayo, mabilis nyo po ako makukontakan po. So yun guys, kung may mga concerns po kayo sa husky nyo, kung may mga sakit po sa balat tulad ng mga rashes or galis, pwede po kayo magtanong kung ano po yung mga pwede nating gawing gamot o remedyo sa bahay para at least makapagbigay po ako ng paraan kung ano yung ba pwedeng gawin or kung ano po ba yung pwedeng igamot. So yun guys, ngayon, pag-usapan po natin ngayon. Ayun, may magpapaalam na naman po sa aking mga Eskimos. So ayun, bali, ito na po yung last na pagpapaalam ng Eskimos ko. So bali po kasi dalawa po yung magpapaalam na Eskimos na aking papi. So yun guys, pakilala ko kung sino yung dalawang mahihiwalay sa aking mga Eskimos. So unahin ko na si Apollo. Apollo. Ayan. So ayan si Apollo, re-uming na po bukas ni Apollo. So bali pipick upin po si Apollo bukas ng 5 AM. So ayun, si Apollo po ay male and bully. Ayan. Kita nyo naman po quality ni Apollo. Bully po. At ito po ay 2 months and 3 weeks na po. So yan, napakataba. At kita nyo naman po quality. So yan. So si Apollo po ay by eye. So ibig sabihin po ng by eye, yung dalawang mata po niya ay magkaiba po ng kulay. So yan, si Apollo po ang nag-iisang male sa magkakapatid na Eskimos. So yun na, bali dalawa na lang po kasi yung natira na reserve sa mga Eskimos ko. So bukas po yung re-homing nilang yung dalawang natitira. So bali po talaga, ang matitira na lang po talaga sa akin ay si Ash. So si Ash po talaga yung ikikip namin para ayun, para palakiin po namin. And so yung ma-i-vlog ko po dito paano pag-aalaga ko sa kanya at kung paano siya lumaki. Yun, ibibidyo ko po at i-upload ko dito yung mga videos niya, kung ano pa yung mga pamamaraan na ginamit ko sa pagpapalaki kay Ash. So yun guys, ito si Apollo. Hi ka Apollo sa mga subscribers natin. Yan, si Apollo po ay woolly. Yan. Black and white. Tignan nyo naman po. Diba, Apollo? Hi ka muna, Apollo. Hi. Hi po. Ayan. Siya po si Apollo. So, si Apollo po ang nakakuha po kay Apollo. Ang magiging parent niya po ay tiga Santa Cruz, Laguna. So, ayan. So, babay ka na, Apollo, sa mga subscribers natin. Okay, bye-bye. Bye-bye, Apollo. Mag-inis ko si Apollo pag ganda kasi niya eh. Pwede nga alam dito na siya. Ayan, no? Ang laki kasi. Ayan, no? Taba-taba. So, ito yung nag-iisang male sa kanila tapos panganay pa. Tapos alam niyo po ba, nung pinanganak ko si Apollo, ito po'y suli. So, ito po ay bumara dun sa puwerta nung dam nila. So, ako kasi yung nagpaanak dito.
Then, hinila ko po dun sa puwerta ng nanay para lang po lumabas. Kasi nakabara po, mga ilang minister po nakabara. Kasi nauna po yung pa eh. Nauna po yung pa, kaya sumisuhin po. So, ang ginawa ko po dun, hinila ko para makalabas. Kasi once na na-stuck po kasi sa puwerta ng nanay ng matagal, so, possible po na mamatay si Apollo at yung mga susunod na nalabas. Sabihin ko yan. Ba, Apollo? Apollo! Bye-bye na, Apollo! Bye-bye! Okay po, at ang next ko po, ang next po na may iwalay at magpapaalam ay si Adele. Now, bold din po siya and brown eyes. Blue pala, blue, sorry. So yeah, blue eyes po si Adele. Si Adele po ay male. Female po. Ayan. So ayan, ang nakakuha po kay Adele ay tiga Paite, Laguna. Yan, kay Miss Aya. Hi ka kay Ma'am Aya. Hi po, Ma'am Aya. See you soon. So, ayun. So, si Adele po ay pang-apat po sa magkakapatid. Ayan. Ah, pang-apat. O nga, pang-apat niya po sa magkakapatid si Adele. Ayan. Tataba po nila eh. So, babay ka na rin sa mga subscribers natin. So, huwag kayong mag-alala at pupustahin ko naman kayo sa mga new parent nyo. Ayan, namibis ko itong mga din. So, pwede lang talaga hindi sila i-share. Ano po? Pero hindi ko kaya kasi syempre yung maintenance po talaga ng Husky ay hindi din po biruan po. Yung mga gastos po talaga sa maintenance ng Husky. Hindi ko basta-basta sa dog food, magkano po ang kilo ng dog food, sa mga vitamins, then sa vaccine. So yun po, yun po yung mga maintenance po nila na sinagastos po ng mga breeder. Na tulad ko, nag-breed po ako ng husky, and yun, gumagastos din po ako ng medyo malaki din dito. Kasi nga po sa mga vaccine, sa mga vitamins, so yun. Kasi pag nag-alaga ka talaga ng husky, hindi mo siya pwedeng tipidin sa vitamins at sa dog food. So talaga kailangan ibigay mo talaga yung best mo para lumaking malusog at maganda yung husky mo. So yun, sa shampoo. Ang shampoo nila dito, ang ginagamit ko shampoo nila is yung Pantene. So yan, kung ano yung shampoo ko, yun na rin ginagamit ko sa kanila. Pero yun, effective naman. Ang ganda ng balahibo. Diba, Adele? Adele, bye-bye. Bye-bye na sa mga Eskimos. Bye-bye, Adele. No? Bye-bye. So, may miss ko to si Adele. Adele. So, okay, ang matitira na lang po talaga sa akin ay si Ash. Nandito, Ash. Ito, si Ash. Oh. Copper brown din at blue eyes. So, female po siya. Yung bully. So yan. So ito si Ash ay pangatlo sa magkakapatid. So yan. Brown copper din po yung kulay niya. Ay ka sa mga subscribers natin, Ash. Ikaw na lang yung matitira. Ikaw na lang yung may ba-vlog ko next time. So Ash. So si Ash po talaga ay alagaan namin hanggang sa lumaki. Magkaroon ng anak. So yan. Si Ash. Emilia. Ash. Tingnan mo na. Nalaki nila yung anak mo. So yan. Hi po. So yun guys. Makakalungkot man talaga isipin na napamahal na sa akin yung mga Eskimos na to. Yung mga Eskina to. Pero yun nga po. Hindi. Totoo lang talaga eh, manghirap po talaga mag-alaga ng ganito karami kasi nga po yung
gastusin, eh, hindi naman po sapat. Siyempre yung sinasabi ko. Eh, kaya, yun. Sa ito, may na-share sa iba. Para kahit pa paano, eh, mabigyan po talaga sila ng time at yung pangangailangan nila is mabigyan sa kanila ng mga new corporate nila. At siyempre, mabigyan sila ng oras na mat mapalaki sila ng maayos at malusog. So, yun lang naman po yung hinihiling ko sa mga new corporate nila na maalagaan po sila ng maayos. At yun, kumustahin ko pa rin naman po sila habang lumalaki sila at least. Nakikita ko pa rin yung paglaki nila. So yun guys, yun nga po bukas, yun nga po pupunin na po sila ng mga new preparing nila. So yun guys, bukas na lang po at yun, nagigising yung umaga bukas mga 4 a.m. Then kukontinue po yung video na to. So yun guys, good night po at ngayon po ay 10 p.m. na. So bukas, tutuloy ko po yung video na to guys. Ingat! Bye bye! Look at the stars high in the sky. Ash, come dito. Ash. Aden. Aden. Yeah. Yeah, sobrang laki. Sobrang bigat and ang hirap na buhat yun. So yun guys, dalawa. Bye-bye sa inyo. Bye-bye. Bye-bye ng mga subscribers natin. Bye-bye. Guys, ngayon, yun, nakuha na si Apollo ng kanyang new corporate. So, ngayon ay 5:30 a.m. So, si Adele kasi mamaya pa yun, mga lunchtime, 12 noon.
So, yun guys, kontin nyo ko na lang po yung video na to mamaya. Pakita ko sa inyo kung yung rearming ni Adele. So, kontin nyo ko na lang po yung video na to, guys. Thank you. So, yun ngayon, punta na kami doon sa meeting place para ihatid si Adele doon sa magiging new parent niya. Yeah, so, yan. Bye na, Adele! Okay, so nandito na kami sa meeting place. So, wait lang namin yung new parent ni Adele. Bye, Adele! Bye-bye! Okay, guys, maya na lang pagdating nila ulit. Sila po yung nakakuha kay Adel. Dito po yung picture. Hey ma'am, hindi ako lang kayo ng konting feedback sa online. Ano po yung masasabi niyo bilang dealer po ng papi? Ano po masasabi niyo sa akin sa dosa ko din natin? Ayun po, lagi po nag-update. Tapos, ang dami niyo po yung reminder. Maybe yung gate po talaga siya. Tapos yun nga po mama, bakit po si Adele yung napili nyo? Ask me po nga si Adele. Sa dami po nang naka-post sa FB na ask me sa Adele. Hindi na mama. Gusto po ni Adele. Kaya na lang po yung gusto po niya yung mukha ni Adele na buwang matangay. Ang sarap niya. So yun guys, natapos na po yung rehoming ni Adele at ni Apollo. And ayun, naging maayos naman po yung transaction. At ayun, narinig naman po natin yung mga feedback nila dun sa akin bilang seller ng papi. At yun, narinig naman natin kung ano yung mga comment nila. Yun. Then yun nga, advice ko lang din sa mga ibang seller ng papi. So yun, sabihin natin yung totoo sa mga buyer natin, maging tapat tayo at maging fair tayo kung ano man yung talagang quality ng breed na ng husky, sabihin po natin yung totoo. Ano po guys? So yun guys, maraming salamat po at shout out lang po dun sa mga nag-avail po ng aking mga Eskimos, kay Ma'am Karen Delgado, kay Sir Jay Oxon at kay Ma'am Diana Cabillan Castillo at kay Miss Aya Cueva. So yun guys, thank you po ma'am sa inyo. Thank you po, maraming salamat po sa tiwala niyo po sa akin.
Thank you dahil nagustuhan niyo po yung mga Eskimos ko. Marami po salamat, mga ma'am, sir. Sana alagaan niyo po na maayos yung mga Eskimos ko. Thank you po, ma'am, sa lahat. Marami po salamat. So, yun. Yun, guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe po kayo sa channel ko, Eskimos. And paki-like po and share. So, dun po sa mga bagong subscribers ko, marami po salamat. At nagtiwala po kayo sa mga advice ko po dun sa mga naging concern nyo po sa husky nyo. Marami po salamat. Thank you po, guys. Hanggang sa susunod po ulit na video ko, sana abangan nyo po rin po. Marami po salamat. Ingat po tayo.